natin. Ayun ako, may sumingit na naman. Makakomment turn off na naman ako sa... Ayun, makakomment turn off na naman ako sa comment section sa YouTube. Kasi, ang hirap alis ng anak ko. Ayun ako. Pag inan ko na yung ring light, ano, gusto niya, mapesto na siya dito. So, ayun guys. What's up guys? It's your Mamshi at yan, naka... Sinapunutan pa ako. Diyos ko, anak. Kaliligo lang ng Mamshi niya. Wait. Iba ko yung angle para naman kasi nako-comment turn off. Guys, yung ating ano, yung ating comment section nato-turn off siya pag may nag-a-appear na minor like ang baby natin. So, iniba ko yung angle. Andito siya sa gilid ko. Busy siya sa paglalaro. Yan. At ayan, mag-open credits lang ko. Hi mga Mamshi, kamusta na kayo? It's your Mamshi siya. Kakatapos ko lang mag-bake for our S&J Bake Shop. Ang dami kinakari. Pero yeah, parang gusto ko pa rin mag-find ng time sa pag-vlog ko. So, ayun, kwento guys. Story time na naman tayo guys. Ano bang segment gagawin ko? Siguro story time na lang. So, ayun. Nga. Ang story time ko naman is about Divisoria. So, grabe yung quarantine, di ba? Parang pag natenga ka sa bahay is parang hindi mo na alam kung ano yung outside world. Parang matatakot ka na lumabas. So, ayun nga, yung pumunta kami ni Daddy do sa Divisoria, talagang yung una, ano pa eh, chill-chill lang. Talagang nag-joke pa ako, pero... Flex ko lang, baby ko. Ayun, okay. Ikaw pa rin. Medyo kinakabahan na, grabe. Yung ano nga, yung pumunta kami sa Divisoria is umulan pa. So, ayan guys, kaya yung mga friend nyo, kung may mga friend kayo nag-online seller, tulad namin, syempre kami online seller din. Ano, hindi naman sa sinasabi kung huwag niyong, ano yan, humingi ng discount. Kung huwag naman sagadin yung barat. Kasi, guys, hindi niyo alam kung gaano kahirap magpunta sa mga supplier. So, grabe talaga yung pagod ko nung araw na yon. Ang dami namin nilakad. Kasi for our printing shop, syempre yung mga kailangan bilin, yung mga tela. Kasi halos naman lahat halos lahat. It's all in Divisoria. Wow. Ayun nga, ano ba? Tapos yung ano nga, nung nakakanibago talaga guys, yung new normal yung tinatawag na iba talaga yung feeling na parang ang lungkot nung nagpunta ako sa Dragon Dragonfly. Dragon 99. Ang daming numbers sa kakarito, di ba? 168, Dragon 999. So, yun kami nag-park. At yun. Papakita ko yung clip kung parang ano lang. Ang tawag doon, parang hindi lang siya usual na feeling. Alam mo yung parang feeling mo na ang lungkot gumala. Mamimiss yung magsiksikan, di ba? Kasi pag nag-Divisoria ka, minsan iniisip natin yung siksikan. So yun yung isa sa mga nakakamiss. Pero nga new normal at laganap pa rin yung COVID-19, talagang, di ba? Pero bilang isa tayong online seller, ano lang, go-go lang. Talagang buhay talaga yung mga frontliners din tsaka yung mga nagbebenta sa labas. Kasi, syempre, we need to survive din, of course. Pero, kaakibat naman ng paglabas is dapat naman maging safe tayo. Tapos yun, guys, bago kami makapunta sa mga supplier, bigla namang umulan. Oh my God, talagang pag umuulan sa Divisoria, sobrang hirap, guys. Alam nyo lang, ibang klase. Na yun, bago kami makapunta sa mga supplier, ayun ang ginawa ni na problema pa. Excuse me. Ni Daddy Dos, umikot-ikot muna kami.
Tapos ano, para lang magpatila kasi, oh my God, hindi mo, minsan hindi mo alam yung biglang buhos ng ulan. Ang araw namin pumunta tapos bigla nilang umulan. Kaya ayun, ikot-ikot lang muna kami. So yung clip, pasok, ayun, ikot-ikot kami ni Daddy Dos. Yung inikutan namin guys, dun yung sa Dragon 999, yung parang pinaka, so, parang ano siya eh, wholesaler, maraming pwede kang bilhin, nakakaalit, ikot-ikot lang. So, yun yung mga isa sa mga pinupuntahan namin. Tapos yun, after nung, ano na, after tumila ng ulan, nakapunta na kami dun sa mga kailangan namin puntahan. Colors, wait. Tapos yun, after namin magpunta sa mga supplier, yan, wala na kaming time gumala. Kasi wala ka namang gagalan, tsaka bawal nga, di ba, sa this pandemic. As much as possible, kung ano lang yung mga kailangan nating bilhin, yun lang yung dapat, yung essentials. In our case, Afbet. Naman siya, nanggugulo na naman ang anak ko. Say hi to them. Say hi to the vlog. Say hi first. Ayun nga guys, pero sa sobrang tumatak sa isip ko at saka na-appreciate ko talaga is yung asawa ko. So, wala kasi talagang minsan may mga bagay na ano na hindi natin napapansin or hindi natin na-appreciate, may mga ganong bagay, di ba? So, yung sinama ako ng asawa ko, na-appreciate ko yung pagod niya na ganun pala, tas minsan aawain ko siya, di ba? So, simula na yung medyo intindihan na, na pag dumating siya galing Divisoria, huwag naman akong magnag or paglutuan ko siya ng gusto niyang food. Ang hirap guys, ang hirap mag-Divisoria talaga, maging isang online seller or magnegosyo at bumili ng mga supplies, pero kinakaya natin lalo na this pandemic. So, sobrang appreciate ko talaga yung asawa ko sa ano, sa lahat ng ginagawa niya sa amin ni Seth. Napaka hardworking niya. Wow. Totoo ba Daddy Dos? Di, hardworking talaga yung asawa ko. Of course. So yun lang guys, mga moms, ayun lang aking story time sa ating sit down videos. Gusto ko lang yung mga ganitong videos na ano lang, parang nagkukwento lang ako kasi sinishare ko lang, pero may mga clips ako, yung experience ko, ayun. So kung bago ka sa channel ko, masaya ako na napadaan ka at sana maging magkaibigan tayo at yeah, let's inspire each other. Sa panahon ngayon, yun yung kailangan natin, yung positivity. Wala yung struggle pag nagbablog, may talagang may sisinit dyan sa tabi-tabi. Busy na ulit siya. So yun nga, sobrang appreciate ko talaga yung asawa ko. I swear, talagang hindi niya alam yung kinunan ko siya ng picture. Pero parang it cuts through, talagang parang tinusok yung puso ko, parang ginagawa namin to para sa future namin, para sa future ng anak namin, si Seth. Sobrang iba. Kumbaga, tumatak siya sa utak ko na hindi kami ipinanganak na with, ang tawag dun? Yung so, di ba may mga ganong bagay na, I mean, tao, bagay. Bagay, yung tao talagang minsan pinanganak ka ng mayaman. Diba kami, hindi kami ganon. Kaya, pinagtatrabahuhan namin. Kung hindi naman kami i-bless na sobrang yaman, yung, kumbaga, makasurvive lang at makaipon lang para sa future ng anak namin, bakit hindi? So, ba't ko kinakwento to? Kasi syempre, bawat isa sa atin na nagpupunta ng nagpapagod, nagpupunta sa mga supplier para sa negosyo natin, gusto ko lang din i-share na huwag tayong susuko kasi, di ba, may times na parang feeling natin hindi worth it, pero yung pala, pasasaan naman eh, talagang magbubunga naman yung ating pagsisikap. At saka sa mga bagong seller dyan, saludo talaga ako sa inyo, sa mga bagong online seller na sumusugot sa Divisoria, talagang iba-iba.
iba kayo, lodi kayo, lodi. Kaya yung mga, kaya yung mga ano dyan, yung mga taong parang, parang tawag dito, alam ko naman yung supplier niyan, alam ko naman yung pilihan niyan, guys. Hindi yung, hindi rin yung isa sa dahilan kung ano, di ba? Yung, hindi lang yung pinaka-item yung binibili, yung effort, yung time, yung pagpapagod ng tao, napuntahan yung mga supplies, at saka yung easy, ano, di ba? Siyempre, pag nagsha-Shopee ka, or Shopee, yan, isa sa mga yan. Siyempre, yung mga online seller dyan, doon din kumukuha sa DB. So, di ba? Appreciate na lang natin, di ba? So, kung alam na lang, kung alam natin yung kuhaan na, kinukuhaan ng isang online seller, like yung friend mo, na, respect na lang. Yun naman ang anak ko. Can you please be quiet? Anak, can you please be quiet? Bilisin siya. Yan o. Pili niya sa kanya yan. Yung ano eh. Dito lang ako nagbablog mga mom. Siya yun ang light. Say bye-bye, Seth. Say bye-bye to them. Baby! Bye! Bye, Boogie! Bye! Say hi! Say hi to them! Hi! Eh? Say hi to them. Hi. Hi. Say hi. Say hi. Say hi. Huh?